totoo. Lahat ng kawalang iyaan ay sinasabi. Matapos maging usap-usapan ang post ng aktor na si Aaron Villena sa kanyang social media na kung saan sinabi nitong nakaranas din umano siya ng pang-aabuso mula sa isang direktor na kanyang nakatrabaho. Walang binanggit na pangalan si Aaron, ngunit halos lahat ng tinutukoy ng netizen ay si Direk Joel Lamangan. Base kasi sa post ni Aaron ay kakabigay lamang umano ng komento ng direktor na kanyang tinutukoy sa post. Agad naman may kumalat na screenshot na kung saan post ni Direk Joel sa kanyang account. Sinagot nito ang mga sinabi ni Aaron. Ayon sa direktor ay paano naman daw nasabi ni Aaron na naabuso siya, gayong siya naman daw ang may gusto nito. Nag-offer pa nga daw umano itong si Aaron na isubo ni Direk ang kanyang pribadong parte ng katawan. Paano ka inabuso kung yun naman ay iyong ginusto? Ikaw pa nga may sabi na isubo. Kaya ka hindi kinukuha sa leading man roles ay dahil alam sa buong network at production circles na bakla ka. Hanga din naman ako sa iyo. Tumagal ka sa industriya dahil sa pamumukpok. Ilang baklang director at producer na ang iyong pinatikim ng panandaliang aliw at hinimod ang papaitan para magka-project ka? Nakailang rich gay benefactor ka na, aber? Ilan na sa kanila ang tumira sa iyo para makuha ang gusto mo? Balita ko, may ka-live-in ka pa na bakla ngayon sa Makati na nagbibigay sa iyo ng negosyong bar at may mga anak-anakan pa kayo na aso. Nakikisawsaw ka sa issue para ikaw ay umingay at mapag-usapan. Dahil palaos na, kaya itahol mo lang yan, pero never ka inabuso dahil yun ay ginusto mo. Samantala, agad na bumuwelta ang mga malalapit kay Direk Joel na kapwa direktor. At marinilang pinabulaanan ang post na ito ni Direk. Ayon sa mga ito, poster lamang daw ang nag-post nito. Hindi daw magagawang mag-post ni Direk Joel ng ganito sa kanyang social media. Ayon kay Direk Ronaldo C. Carvalho. Pagkabasa ko nito, alam ko nang hindi si Direk Joel Lamangan ito. Hindi siya ganito magsalita. I verified it to Direk Joel. True enough, kinumpirma niyang hindi siya ito. May mga walang yan tao talagang ginagamit ang Facebook account niya sa maraming kabalbalan. Please stop putting words at Direk Joel's mouth. Hindi para patulan pa niya ang starlet na ito. Obvious namang isa na naman siyang nakikiride on dahil sa kaso ni Sandro Mulak. Magtigil ka, Aaron Villena. Tama na ang pakikisakay sa issue at paggamit ng tao para mapag-usapan ka lang. Wala kang mapapala sa ganyan. Ayon naman sa producer na si Dennis C. Evangelista, hindi to galing kay Direk Joel Lamangan. May poster si Direk Joel Lamangan na nagpapanggap na siya. Kumukuha ng datong sa mga gustong mag-artista at pinagbibrief online. Tungkol sa pahayag ng artista na allegedly ay pinatatamaan ng sikat na direktor na siya ay sexually harassed, walang pahayag o pagpatol na sinasabi si Direk Joel Lamangan. Hindi ganitong magsalita at hindi legit account itong nakapost na to. Hindi rin niya ugaling manlait ng tao. Sa kasalukuyan ay busy si Direk Lamangan kaya wala siyang panahong pumatol sa mga ganitong issue. Nakalimutan mo lang mag-change ng settings, Direk. Akala mo siguro naka-private only friends. Not surprising naman na friend mo rin yung magtatanggol sa'yo because he would probably not bat an eye if he saw your post. Kapo enabler mo yan eh. Malas mo lang may nakapag-screenshot before you'd edited the audience. Ang galing rin ng gumawa, kuwang-kuha yung way ng pag-construct mo ng post. Parang iisang tao lang kayo. Hindi nakikisawsaw si Aaron, actually because he spoke about his experience in sufficient detail in a prior interview. Pinangalanan lang niya ngayon because of the director's recent comments. Hindi umuubra yung hack ko no. I would believe pa na an intern or some social media manager may have our mistake on official account, but this seems to be a personal account. These comments against the victim are vile and reflect poorly on those two rather than Aaron. He can't be a leading man because he, gays, I'm hello Matt Boomer, na ang kikitid ng utak. Victims should speak out and they should be heard and respected, not attack.
Let us say fake nga, pero bakit ganyan yung mga post niya? Nakikisakay lang daw si Aaron. Tapos nung isang araw, sinabi na nakikisayasaw lang daw si Gerald. What is wrong with this older generation creatives? May dahilan naman kung bakit sila naghahayag ngayon. Di na panindigan yung kuda na uwi sa hack card na naman. Eto mga boomers na to, akala nila mahihinang nila lang yung mga tao ngayon na mauuto na lang nila kapag sinabi nilang na-hack account nila eh. Nakalimutan niya mag-post sa alt account niya, sa main daw pala na i-post. A classic example ni kasamaan pinagtanggol si Kadiliman. Let's just pretend that his account is really hack material or hack worthy. Diyos ko, akala mo naman talagang may maniniwala sa palusot nila. Kapag magpo-post sa social media at nakikisawsaw sa issue, dapat panindigan nila ang mga pinagsasabi nila. Huwag yung na-hack kuno. Napakasakto naman ang timing na hack, sige na lang, pero hindi mo pa din mababawi yung una mong post confirming na matagal na ang ganitong kalakaran, pero you choose to remain silent. Iba na ang mundo ngayon, lahat ng galaw mo magnified na through the internet. Madali na makapagsumbong ng mga naaapi. Obviously, he's trying to backtrack dahil nabuking ang pananamantalata niya. Ngunit it's not hack ang FB at deny to death ang drama sa accusations. Papalabasin na matinukuno pero in reality, all support sa mga harassers ni Sandro. Kaya hindi nire-respeto ng mga professionals ang industriya ng pag-aartista eh. Hindi talaga trabaho ang tingin dito. Sana magkaroon pa ng mas mahigpit na batas para sa mga manggagawa ng entertainment industry sa likod at sa labas ng kamera. Nagpakatotoo na si Roda, yun naman talaga ang kalakaran sa showbiz kahit na sa mga pageants. So tingin natin kung may aaminin sa malaking artista ngayon na nagamit ng mga baklang direktor. The dirty little secret of showbiz industry, but I hope they will not normalize this kind of thing in showbiz. Give acknowledgement to those who have talented arts and not in bed. Mali ka rito, Roda. Totoo na dati pa tong gawain sa showbiz, pero paano ito matitigil kung walang magsasalita o reklamo? Sabihin na natin ginusto o may consent ng iba. Form of abuse ito at sinasamantala ng mga position power nila. That should be stopped and not tolerated. Sabi nga ni Mark Bautista sa interview na magmula noong nag-out siya na wala na raw offer sa kanya sa acting kasi parang hirap na siya bigyan ng tamang role. Di na daw kasi makatotohanan kung bibigyan pa siya ng mga straight roles. Nakatatak na raw sa viewers na isa siyang gay, bye.